Nilikha niya ang langit at lupa. Nilikha niya ang araw at buwan. Nilikha niya ang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila. Purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng likha niya'y mabuti. Pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon. Dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang bibigkaisa ng Espiritu Santo na way sumayin yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Sabado tayo ng 37 na linggo ng panglimang panahon ng palong taon ng ating pagdiriwang. Ialay natin ang misang ito para sa mahal na Birhen Maria at para sa ating mga intensyon. Sa mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob ng Basilica Minor at Pambansang Labana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa mita ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok, TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang mga intensyon sa mga nakusposting ng mga chapels, groups at communities. Idalag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, sinabi sa sulat ni San Pablo sa taga-Galacia na ang kautusan at ang banal na kasulatan nito ay siyang nagtulak sa tao sa kasalanan. Ngunit sa pangitan ng panampalataya na hatid ng ating Panginoong Isus, tayo ay kanyang naligtas. Sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, pinupuri ng ating Panginoon ang mahal na Birhen Maria na siya yung nakinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Sa buhay natin, dahil tayo ay may kahinaan, tayo nagkasala. Kaya dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi? Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamauin ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at inadaing na mga kahilingan. Ang kanang loob mo sa amin ay gawin mong nag-umapaw upang ang kasalanang ipinangambang hingi ng kapatawaran ng budi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay yung pagbigyang aming makamtan sa pangitan ni Jesucristo kasama ni Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, sinasabi ng kasulatan na ang lahat ng tao'y alipin ng kasalanan upang sa pamamagitan ng pananalig kay Hesukristo, ang mga sumasampalataya ay tumanggap ng mga ipinangako ng Diyos. Bago dumating ang panahon ng pananampalataya, kami alipin ng kautusan hanggang sa mahayag ang pananampalatayang ito. Kaya't ang kautusan ang naging tagapagturo namin hanggang sa dumating si Kristo at sa ngayon. Kami mabilang na matuwid sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ngayong nananalig na kami sa Kanya, wala na kami sa pangangalaga ng tagapagturo. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos, sapagkat ang lahat ng nabinyagan kay Kristo ay pinananahanan ni Kristo. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kabilang kayo sa lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Tayo ay maglak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Siya ay hanapin at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Ating gunitain ang kahangahanga niyang mga gawa, ang Kanyang paghatol, gayon din ang Kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito ay nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat na anak ni Jacob na Kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, Siya ang ating Diyos, sa Kanyang paghatol, ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Alleluia, 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 Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, samantalang nagsalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at
pagpasuso sa inyo. Ngunit sumagot siya, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Dito tayo tumitingin kuminsan sa buhay natin kung alin ba at sino ba ang mapalad. Kung minsan ang lagi nating tinitingnan kung sino yung swerte, kung sino yung mapalad, kung sino yung nakatamo ng inaasam ay siyang mga tinuturing na mga tao na nakatamo ng yaman, nanalo, o dili kaya napromote, o dili kaya mayaman, o nagiging successful o matagumpay sa kanyang buhay. Ngunit kapag tingnan po natin ang ating mga pagbasa sa konteksto ng pagiging bahagi ng mga nanalig sa ating Panginoon, iba ang pagtingin sa mapalad. Ayon pa sa ating unang pagbasa, sa sulat ni San Pablo taga Galacia, Kapitulo 3, verso 22 hanggang 29, hindi ang kautusan at ang mga kasulatan nito na kasalukuyang siya ang nagliligtas dahil ang pananalig kay Kristo Jesus ang siyang lahat na nagdala ng kaligtasan. Magiging anak sila ng Diyos. Wala na pong titingnan kung alin ang Hebreo, Hudyo, Alipin o Bos o Guro o kung sino o lalaki ba o babae, lahat ay magkatulad na sa lahat. At dahil nabinyagan sa pangalan ni Kristo, nagmana rin sa mga biyayang pinangako kay Abraham at sa mga kaugnay ni Abraham. Hindi lang kaugnay dahil kalahi ni Abraham, dahil sa pananampalataya na pinananligan ni Abraham. Kaya ang ating Salmo 104 ay nagpaalala na sa isip lagi ng Panginoong Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng kanyang tipan. At ang kanyang tipan, tayo ay kanyang iligtas. Hindi lang ang mga hinirang na bayan ng Israel, lahat tayo ay kanyang hinirang, lahat tayo ay magkaroon ng kaloob ng biyaya. Lahat tayo ay pagpalain ng Diyos dahil kabahagi tayo sa isang sambay ng nanalig sa Diyos. Ang sentro po dito ay ang ating pagiging bahagi ng nanalig sa Diyos kaya lahat tayo'y makatanggap ng mga biyaya o grasya. Yun pong gustong makatanggap ng maraming biyaya at grasya mula sa Diyos, pumalakpak ng malakas at kung gaano tayo tatanggap ng biyaya ng kaligtasan, yun ang mahalaga, at buhay na ganap at ikasiyasya sa kalangitan. Higit sa mga material na biyaya, dapat yung ating mga pangalan ay nakasulat doon sa langit upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero, ang bahagi po dito ay dahil sa mahal na Birhen Maria. Ngayon tingnan po natin ang ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 11, verso 27 hanggang 28, dalawang talata lang, dalawang bersikulo lang, pero napakalalim ang kahulugan nito. Mayroong isang babae na habang nagtuturo ang ating Panginoon at nagtuturo siya sa paghahari ng Diyos, gumagawa siya ng himala. Kaagad ang babae nagsabi na, ang sabi niya, mapalad ang babaeng nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo. Pero anong sinabi ng ating Panginoon?
Ito ay patungkol kay Mahal na Birhen Maria. Ang sabi ng Panginoon, versikulo 28, Kapitulo 11, Ebanghelyo ni San Lucas, higit na mapalad ang nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Ibig sabihin, higit pa ng nagawa ng Mahal na Birhen na siya ay naging ina ng ating Panginoong Hesus, na kanya pong pinalaki ang ating Panginoong Hesus. Higit pa doon, ang sabi ng Panginoong Hesus na mapalad yung nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Kapag tingnan po natin ang ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 11, versikulo 28, sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 38, doon po natin makita na naging mapalad ang Mahal na Birhen sapagkat kanya pong tinanggap ang salita ng Diyos, ang sabi siya at sinabi niya, mangyari nawa gaya ng sinabi mo. Ibig sabihin, kanya pong tinupad. Matapos pakinggan ang mensahe ng anghel na si Gabriel, kanya pong tinupad ang kalooban ng Diyos. At tayo nakikinig rin tayo ng mga ebanghelyo, mga salita ng Diyos, gaya araw-araw kung kayo nagsimba, o kaya kayo ay magbasa, buksan ninyo ang Biblia, at basahin ninyo ang ebanghelyo, napakinggan ninyo, naalalaman ninyo ang salita ng Diyos. Ang importante po dito na kayo ay nakinig. Ito ay isinasabuhay o pinapractice sa buhay upang higit tayo na mapalad. Sa orihinal na pagkasulat sa Koinoko na Grigo, dahil ang ebanghelyo natin ni San Lucas, Kapitulo 11, ay sa luma na Grigo, Koinoko na Grigo, ay sinasabi po dito na makare hi akonto to logon to theo ki pisaluntis. Ang ginagamit po ay pisaluntis na tumutupad. Sa bagong Grigo kasi ang bagong salita nila ay hindi na itong pisaluntas. Ang kanila pong ginagamit sa moderno ay krakise. Kaya sa, parihas pa rin ang kahulugan, tumutupad. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos, pinakinggan, pinag-aralan, at tinutupad. Yun ang mahalaga. Kaya sinasabi natin mong makare. Samantala, ang versikulo 27, ang sinasabi ng babae, ito palang babae na ito, ay ang pangalan niya ay si Miriam, nanay ni Dimas. Si Dimas, kung maalala nyo, siya yung naipako katabi ng ating Panginoong Hesus. Isa yung mabuti na naipako na sinasabi niya, alalahanin mo ako, Panginoon, kung ikay na sa paraiso na. Ito yung nanay ni Dimas. Ang pangalan niya ay Miriam. At siya yung nagsabi ngayon, mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa sinapupunan. Pero ang ginagamit niya na salita, makaria kuelya ki masti. Ibig sabihin, ang nagdala sa sinapupunan at nagpasuso sa dibdib. Ang sabi ng Panginoon, mas higit. Kaya sinasabi niya, makare na higit ang makinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Ang salita ng Diyos, sinasabi ninyo, saan ba makikita? Saan ba mababasa? Ang sinasabi ko nga kanina, yung unang bahagi ng banal na misa, yun yung salita ng Diyos. Kaya binabasa sa inyo at pinakinggan ninyo at mayroong aral. Pero kailangan itong isabuhay. Pero sa mga hindi po nagsisimba, mayroon po tayong Biblia, ang aklat na banal. At kapag buksan po ninyo ang Biblia, naroon po ang salita ng Diyos. Nariyan po ang mensahe ng Diyos. Ang kailangan lang natin ating basahin
ating pagnilay-nilayan, ating alamin ang mensahe, ating isabuhay ang mensahe. At ang kahulugan nito, una, na dapat ating makikita ang esensya ng tunay na pagpapala mula sa Diyos na atin ang napakinggan sa ating unang pagbasa na mula kay Abraham at dahil sa ating Panginoon na ipasa na rin sa atin ang biyaya na mula sa Diyos. Pangalawa, dapat po nating tingnan ang mas malalim pa na kahulugan sa ating ugnayan sa Diyos o our relationship with God, ang ating relasyon sa Diyos. Paano natin ito mapalalim at magkaroon ng makabuluhan na ugnayan? Siyempre, una, sa ating buhay na matuwid tayo, gumagawa tayo ng kabutihan, mayroon tayong pag-ibig sa Diyos at tayo'y nananalangin sa Diyos. Ito yung kahulugan nito. At pangalawa, mahalin natin ang ating kapwa, gaya ng pagmamahal sa sarili, at hindi tayo gagawa o mag-iisip ng masama. Yun ang pagtupad sa kalooban ng Diyos. Pangatlo, ito po ay ang ating pagsunod sa Diyos at pagtupad sa Kanyang salita. Ang pagsunod sa Diyos ay dapat mating tingnan kung ang atin bang buhay ay naayon sa pagtuturo ng Panginoon o ito'y taliwas na. Pangalawa, ito po ay ang pagkinig. Hindi lang pagkinig sa ating napakinggan tungkol sa salita ng Diyos, bagkus manalig tayo. Kasi kung minsan napakinggan natin ang pagbasa, pero nanalig ba tayo? Pinapahayag ba natin na yun talaga ang salita ng Diyos? At pangatlo, dapat nating isabuhay ang ating pananalig. Madaling sabihin, pero napakahirap gawin. Bakit po? Kasi pag-uwi niyo sa bahay pagkatapos ng misa, anong unang hawakan niyo? Rosario ba? Crucifix ba? O imahin ba ng ating Panginoon? Hindi. Ang unang hawakan ninyo ang cellphone dahil tawagan ninyo ang kahit sinong gusto niyong tawagan. Sa pagkaumaga, ang imahin pa ng ating pong Jesus Nazareno ang inyong tinititigan? Hindi. Doon kayo sa salamin. Ang sarili ninyo ang tinititigan ninyo. Pagkagising ninyo, nanalangin ba kayo? Hindi. Kaagad, tinitingnan nyo muna ang sarili nyo. Kaya baguhin na po natin. Dapat ang Diyos na ang mauna. At kapag ka ang Diyos na mauna sa buhay natin, lahat ng ating galaw, lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos at para sa pagpupuri at sa pagpupugay ng Diyos. Kaya dapat siya maging sentro ng buhay natin. Bakit po? Iniligtas tayo ng Panginoon. Hindi sa madali na paraan na ipako siya sa krus. Hindi tayo karapat-dapat sa ganyang pagligtas. Ngunit iniligtas tayo dahil sa kanyang pag-ibig. Kaya dapat lang siya maging una at ang ating pag-ibig, una muna ang Diyos, higit sa lahat, upang siya ay tunay na kabuluhan ng buhay, upang siya ay maging sentro ng buhay sapagkat mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, nabigyang buhay ng pananampalataya at katapangan ni Maria, dalhin natin ang ating mga pangilangan sa Diyos Ama. At atin pong itutugon, Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Sa paggabay ni Maria, ang mga pinuno ng simbahan naway akayin ang bayan ng Diyos para sa higit na mapalapit kay Kristo sa pamamagitan ng kanilang pagpapahayag at halimbawa. Manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban.
Katulad ni Maria, naway tanggapin natin ang salita ng Diyos sa ating puso at tumugon dito na may buong kabukasan ng kalooban. Manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Sa pagsunod sa mga halimbawa ni Maria, naway magawa ng mga ina ang kanilang tahanan na maging pook ng puno ng pagmamahal at kabanalan. Manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Sa tulong ni Maria, naway tingnan ng Diyos nang may habag ang mga may sakit. Manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Ang mga yumao, naway magsaya sa walang hanggang kaligayahan na kasama si Maria at ang mga banal. Manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, pinili mo si Maria upang maging ina ng iyong anak. Tulungan mo kami sa pamagitan ng kanyang pananalangin na mapahalagahan namin ang mga alaala ng kamatayan at muling pagkabuhay ng anak. Ling namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna. Itong tinapay at alak na mula sa'yo muling ihahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Itong tinapay at anak na mula sa'yo muling ihahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin, kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay ng iyong inihahabilin at sa pagdiriwang lang dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pangalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapanitunay, marapat ni kaya aming pasalamatan sa iyong paglingap at ganang loob ang tayong likamot pinangasiwa sa San Sinukob. Sangad mong siya iwas ng lubos, siya ipinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pag-ilaw, yung pinintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kay kaisa ng mga helisi siya awit ng papuri sa iyong pahay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kay sumitan ng Espiritu yung banal, makaloob na ito, pangparas sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya,
pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayun naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niya na kahit naalay namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Ay sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumano. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanin na patin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si Karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng magaling na utos, sa turo ni Jesus na pain natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurian
magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ay paan? Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Gustate et videte uniam suavis est Dominus, beatus vir qui sperat, qui sperat in eo. Come to me, all you that labor, all you that labor and are burdened, and I will give you rest, and I will give you rest, says the Lord. Gustate et videte uniam suavis est Dominus, beatus vir qui sperat, qui sperat in eo. I will bless the Lord at all times, his praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the Lord. The lowly will hear me glad. Gustate et videte uniam suavis est Dominus, beatus vir qui sperat, qui sperat in eo. Glorify the Lord with me,
let us together extol His name. I sought the Lord, and He answered me, and delivered me from all my fears. Gustante et videte, boniam suavis est Dominus. Beatus virtus perat, quis perat eo. Announcements. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumikabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na magaganap sa ating simbahan. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom ay gagamitin sa pag-aayos ng electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Ipagalob mong sa pagkasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating Poong Hesus Nazareno. Kay mga narito, kay mga naugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin na dinggay ng Poong Hesus Nazareno. Salamat po sa lahat na tumutulong o nagbigay ng donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mahirap at nangangailangan. Salamat po sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Poong Hesus Nazareno. Prakpakan po natin lahat ng naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin naway ang Diyos ay magpapala sa inyo na mabiyayang siksikliglig at nag-uumapaw. Maganda po ang mensahe ng ating Ebanghelyo ngayon. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 11, versikulo 28, Makari, hi yuntis ton logon to tio ki pisaluntis. Na maganda rin naman sa Latin, Beati qui audion verbum die et custodion ilod. Nasa English naman, blessed are those who hear the word of God and live it. Pero sa Hebreo, maiksi lang po, Dabar Elohim Lismo. Pero sa ating salita, mahaba-haba, mapalad ang mga nakinig sa salita ng Diyos at isinasabuhay ito. Naway, makinig tayo sa salita ng Diyos at ating isabuhay ang mensahe ng ating Panginoong Hesus upang tayo'y makatanggap ng Kanyang biyaya. Plakpakan natin ang ating Panginoong Hesus na siyang nagbigay sa atin lagi ng biyaya. Kapag tayo'y nakinig sa Kanya, tumatalima sa kalooban niya, nabubuhay ayon sa Kanyang turo at kalooban.
Ngayon po, ang pagwasbas, mangyari po lamang ito sa bagya, magibagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Mahal na pong Isus Nazareno. Inihag mo sa cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kinanganan ka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mo itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga mahindasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na maalala ang pangako ng sa binyag na ikaw, ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Maging taglayin kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.